At ang ganap nga today ay mag-ayos nga nitong binili kong cabinet at saka nga itong table. At may paglalandian pa nga. Huy! Ito nga pala yung parto nga nung pamimili nga namin. Kung napanood nyo nga yung video kong in-upload kahapon ay bumili nga pala ako ng cabinet at saka nga table. Buti na nga lang talaga at nakita ko nga tong cabinet na to sa City Mart. Isinama pala ni Daddy Edmar si Bibi Shamin at tingnan nyo nga tagahanap nga agad ng pasalubong. Niluluko pa nga siya dyan ang kanyang ninang at tingnan nyo nga ang binigay nga yung chinilas niya nga binili namin kanina. Akala nga namin hindi niya nga tatanggapin pero tingnan nyo nga na matuwang-tuwang at may pagsusukat pa nga siya. Pagdating nga namin sa bahay at ayun at binigay ko na nga din talaga yung totoo kong pasalubong sa kanya. At tingnan nyo nga at pagkakuha niya nga na kanyang toys talagang iniwanan na nga ako. Make-up-make-upan nga pala ang pinasalubong ko sa kanya at tingnan nyo nga at pinapakita pa sa kanyang wawa. Kaya ngayon ang pinasalubong ko sa kanya kasi ba naman kapag nga kami aalis at ako ngayon nag-make-up pinakikidutut nga sa make-upan ko. Kaya nga binila ko na nga talaga siya ng kanya. At pagpasok ko nga dito sa kwarto namin, Diyos ko, dahil pa nga ang binagyo. At tingnan nyo naman itong batang ito at pandali na ng paglilipstick, feel na feel naman talaga. Nag-umpisa na nga pala akong mag-ayos dyan at inuna kong ang tanggalin na itong nga kanyang mga teddy bears na to. Kasi nga aalisin ko na nga yung table na yan, yung pinagpapatungan nga ng kanyang mga teddy bears na yan. At ang iba niya nga mga teddy bears ay ipaglalagay ko na nga lang sa plastic na malaki kasi nga hindi naman masyadong nagagamit na nga. Kukuha nga lang ako ng ilang para nga pang display ko lang at baka nga din hanapin ni Bibi Shamin. Tinawag ko na nga din si Daddy Edmar, sabi ko nga ipulutin nga yung ibang mga laruan nga ni Bibi Shamin at sabi ko nga ilagay na nga lang nga sa isang lalagyan at hindi naman niya nga yung nagagamit na nga yung iba. Magtitira na nga lang nga kami dyan ng mga toys sa talagang ginagamit gamit niya nga. Kaya nga talaga ako bumili ng cabinet eh parang may ayos ko nga talaga yung kanyang mga toys. Sa sobrang kadamihan nga ng kanyang mga toys ay mga nagkalat-kalat nga lang sa lapag. Naiinis talaga ako bisan kapag nagkita ko nga mga nagkalat. At tingnan nyo nga yung binubuksan ni Daddy Edmar na yan talaga isang katambak na toys niya nga yan. Mga hindi na nga niya masyadong ginagamit niya kaya nga inilagay na nga lang namin dyan. Pero hindi niya nga alam na inilagay na nga namin dyan yung iba niyang mga toys. Kaya nga habang nag-ayos nga kami dyan ipinapanood nga muna namin siya na kanyang favorite na kokomelo. At pihanong kapag nakita niya nga yan ipag-aalisin niya nga yan. Sunod nga pinabuhat ko na nga kay Daddy Edmar itong dalawang Durabox na to. Doon ko kasi ilalagay yung cabinet na pinag-alasan nga ng mga to. Yan nga palang dalawang Durabox na yun ay puro kay Bibi Shamin nga mga damit yan. Sa sobrang kadami nga ng kanyang mga damit ay talagang kulang nga ang isang Durabox. At tingnan nyo naman habang nga kami nag-ayos na kanyang daddy ay talaga nakikimarites nga sa amin. Buti na lang talaga at natapos na namin ayusin yung kanyang mga toys. Ang tagal ko nga din nakatapos dyan kasi nga palipat-lipat pa nga ako dyan na mga gamit kasi nga hindi ko nga nagugustuhan yung ayos ko. Kaya nga pinapagalitan na nga ako dyan ni Daddy Edmar kasi nga ayaw niya nga ako nakikitang nagbubuhat. May space na nga pala yung paglalagay ng cabinet kaya nga sabi ko nga ipasok na. At pagkalagay nga ng cabinet, tingnan nyo naman itong batang ito. Gusto pa nga yatang upuan. At tingnan nyo nga itong batang ito habang nag-aayos nga ako, nakikiayos nga din siya at nilalagay niya nga yung kanyang mga toys. At tingnan nyo nga at may pagsuot pa nga sa ilalim. Grabe naman talaga tong batang to. Pinaglalagay ko na nga pala dyan yung kanyang mga manika. Alam nyo ba sobrang kadami na nga din yan. Sobrang kahilig nga din nga ni Bibi Shamin sa mga ganyan. Kahit madami na nga siyang ganyan kapag nga kami umaalis at nagkikita nga siya ng bago ay talaga nagpapabili pa nga din. Maya maya pa nga lumapit na nga siya sa akin at nagpapabuhat na nga at pinapakuha niya na nga yung kanyang mga baby. Tingnan nyo nga at natatawa pa nga ako sa part na yan kasi nga tinuturo niya nga bakit nga daw na makataas ng kanyang mga baby. Kaya nga inilipat ko nga din yan sa pinakababa para nga naman nakukuha. Kaya nga ang inilagay ko na nga lang sa may taas ay mga diaper niya nga. Tipid na nga kami ngayon sa diaper kasi nga si Bibi Shamin sa gabi na nga lang namin siya nilalagyan. Pamuhot kasi nang binila ko nga siya ng kanyang potty train ay natuto na nga siyang magwiwi ng kanya. At pagkatapos ko nga ipinalatag ko na nga to kay Daddy Edmar kasi nga paglalagyan ko nga ito ng table. Nung una nga ay ayaw nga ipalagay ni Daddy Edmar nga di sa gitna kasi nga daw sisikit. Pero nung tinaray nga namin ay hindi naman nga at saksong-sakto nga lang. At tingnan nyo naman itong dalawa ito may paglalandi ang pangang nalalaman. Huy! At patapos na nga din nga ako dyan sa wakas at ayun at inaayos ko na nga lang nga dyan ay yung mga puyod nga ni Bibi Shamin. Pinagsasama-sama ko na nga lang sa isang lagayan para nga ako pag may pupuntahan nga kami hindi nga ako hirap maghanap. Tiniplahan nga pala nga ako dyan ni Daddy Edmar ng kape kasi nga mukhang kape nga daw ako. At ito na nga yung finish. Hay, salamat at tatapos din. O diba, masarap na sa mata. Hindi katulad kanina, puro kaguluhan. At ito na nga yung cabinet. At tingnan nyo nga, punong-puno. Puro gamit nga lang yan ni Bibi Shamin. O diba, ang ganda na nga tingnan. At dito naman sa kabilang side, eh dito ko nga ipinaglalagay yung kanya mga teddy bears. O, tina nga lang yan kasi pang display ko nga lang. Kasi nga yung iba, ipinaglalagay ko na nga lang sa plastic na malaki. At itinago nga muna namin. At ito naman yung mini table namin. Thank you talaga kay Lord. Kasi nga kahit papaano, inakabili nga kayo paunti-unti ng mga gamit nga namin. So, ayun na nga guys, ang final look. Charot. At bukas naman, ay guguluhin na nga ulit siya ng bata. Ngayon nga lang magandang ayos. At isishare ko nga sa inyo guys ang kinuhanan ko nga ng pambili nga ng mga gamit na to. Easy nga lang sa akin nga ang bumili kasi nga may pinagkakakitaan niya ako. At ito nga isishare ko nga sa inyo nga ito nga ang pilbo. So, ito nga panoodin nyo. Panalagad tayo magkano? 1,500 yung taya natin. Isa pa, isa pa. Iwasan mo lang dyan yung bam.
Di, nakakaba. Sapa, sapa. Toing! O nga, dadublihin natin yung taya natin kasi nabam tayo. Gawin natin 1,000. Toing! 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 Ah! 2,000! O, bawin natin. Magkano ka lang yung pera natin? 8, 9. So, nanalo na tayo ng 1,000. Okay, isa pa. 500 naman. Toing! 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 Ay! O, di ba kita niyo naman kung magkano yung pera natin kanina, 8,900. So, ayan, naging 10,403 na. O, di ba, gano'n lang kadalang manalo dito kay Philbos. Kaya na pa inaantay mo mag-register and mag-research ka na. Andyan yung link namin sa comment section.